Ang kwentong ito ay mula kay Luna na pinamagatang Upper Deck. Ako nga pala si Luna, hindi ko tunay na pangalan, hindi ko napatatagalin pa at sisimulan ko na ang aking kwento. Nangyari ang kwento kong ito noong mga panahon nagtatrabaho pa ako sa isang BPO company. Graveyard shift ako palagi kung kaya't baliktad ang takbo ng araw-araw ko. Tulog sa umaga at gising sa gabi. Nanunuluyan ako noon sa isang boarding house. 2 double deck sa isang kwarto. Bale, 4 kaming umuupa doon. At dahil panggabi ako, sa tuwing nasa boarding house na ako, ako lang ang naiiwan dahil lahat sila ay pumapasok na. Isang araw, nang maiwan na lang ako mag-isa, mga around 2 to 3pm yun ng hapon, madilim sa kwarto kasi sarado ang pintana at may kurtina pa. Naalimpungatan ako sa pagyugyog ng double deck na hinihigaan ko. Kinabahan ako bigla at nanlamig ang paligid. Nagtayuan ang balahibo ko sa di mapaliwanag na pakiramdam. Halos simatayin ako nang makita kong may isang paa ng batang nakalaylay mula sa upper deck na hinihigaan ko. Para bang nagkukuyakoy siya na sanhinang mahinang pagyugyog ng deck. Naglakas loob ako at pumikit. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog at dinedma ang nakita ko. Tahimik lang ako ngunit kabang-kaba at natatakot na. Sabi nila hindi ka naman daw gagalawin ng mga spirit basta wala kang ginagawa sa kanila. Nagtalukbong ako ng kumot at pinakikinggan ang tunog ng deck. Mas lalo pang nadagdagan ang kaba at takot ko nang magsalita ang bata. Nanay, bakit kaya wala pa si tatay? Tanong nito habang patuloy na inuugoy ang kanyang binti. Kinabahan ako kasi may kasama pala siya, nanay niya. Nasa ibabaw din pala ng deck. Sumagot nito, kasi may inaasikaso lang siya, huwag kang mag-alala, sabi ng boses ng isang babae. Takot na takot ako ngunit patuloy na nakikinig sa mga boses sa ibabaw ng deck ko. Muling nagtanong ang bata, Nay, bakit namamatay ang mga tao? Kinilabutan ako ng sobra sa tanong niya pero patuloy pa rin ako sa pakikinig. Wala naman akong choice kasi baka pag natulog ako, pagdilat ko, katabi ko na. Mas nakakatakot yun. Sumagot ang babae at sinabing, kasi oras na nila. Naiihi na ako nun sa takot. Gusto ko nang manakbo pero di ako makagalaw sa sobrang takot. Biglang tumigil ang paglikot ng paa ng bata at nagtanong muli, eh, bakit po may nakikinig sa atin sa baba? Dito na ako tuluyang naihi. Sa sobrang takot ko, halos lahat na ng santong kilala ko, tinawag ko na. Nagsisigaw na ako nun at biglang dumating yung isa kong kasamahan sa room. Tinanong niya ako kung anong nangyari dahil sobrang pawis na ako nun kahit naka-aircon at namumutla sa takot. Iyak na lang ako ng iyak noon. Simula noon, umalis na ako sa kwartong yun at nagpalipat sa kabilang kwarto. May naririnig akong usap-usapan na may mag-ina daw na nakikita at naririnig ang ibang mga sumunod na rumenta doon. Di na ako nagtanong ng history basta gusto ko tumahimik na lang ang buhay ko. Sa Alabang nga pala yung boarding house na narentahan ko. Good luck sa mga bagong umupa doon. Hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig.